Kasama po natin si Lieutenant Commander Michael John Encina, ang Incident Commander po ng Bataan Oil Spill Response. Good morning po, Commodore. Si Christian po at si Victoria. Good morning, sir. Sir, ma'am. Good morning po. Opo, kumusta ang status ngayon, Commodore, nung siphoning? Balik operations na po ba tayo? Kasi nitong nakaraang linggo, sinuspend natin dahil kay Bagyong Enting. Yes, sir. No? Tama po kayo dyan. Patuloy po na ngayon. Kahapon po, nagsimula na muli yung ating siphoning operation. But before that, we ensure na wala pong oil leaks or oil spill nung nitong nakaraang pagdaan ni Enteng sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito, hindi po ito directly nagkaroon ng landfall dito sa Bataan, yung pong hatak ano po nitong bagyong nito pong bagyong Enteng, yung hatak niya through this western monsoon po, yung hanging-hanging habagat ay nakaapekto din po ano ng malaki. Bagwat wala pong nangyari na any unfortunate events dito po sa pagdaan ni Enteng. Kaya po kami nagpapasalamat sa ating mga kasamahan dito po sa ating IMT na maaga at maagap na napaghandaan ang ganitong mga sitwasyon. Sa ngayon po ay patuloy po ang ating siphoning operation from 1.2 million nung nakaraan. Ngayon po ay nasa almost 1.3 million na tayo liters of oily waste na nakolekta sa motor tanker Terra Nova. Okay, Commander pala. Lieutenant Commander pala si Sir. Sorry, Sir. Okay, so ngayon, Sir, anong update doon sa siphoning? Ilang litro na lamang yung pinag-uusapan natin nung oil leaks o oil spill, yung kailangan pang mahigo para masabi natin na tapos na to, cleared na talaga yung area nung dagat? Well, according sa ating salvor, ano, since nasa almost 1.3 million liters na po tayo, meron na lang po tayo mga nasa kulang-kulang 200 o nasa 150,000 liters na lang po ng oily waste na natitira o naiwan doon po sa motor tanker Terra Nova. And these are the contaminants na gusto na po natin tanggalin. Itong 150 to 200,000 liters pa rin po ng oily waste. Kung tuloy-tuloy, sir, na maganda naman yung panahon ngayon tsaka sa mga susunod na araw, mga ilang araw na lang siguro ang estimate natin na posibleng itagal nito. So we estimate, sir, no, na nasa 1 to 2 days na lang po ito kung mag-full blast po at tuloy-tuloy po yung maganda ang siphoning operation natin, walang nakitang problema and things of that nature. Ano po, nasa ganung panahon na lang po ang ating tinitingnan, matatapos na po natin ito. And after this, sir, kapag natapos natin tong siphoning, ano pong mangyayari kasunod? Well, ang nakalagay po sa kontrata ng owner at ng salvor is to remove the wreck. At yun po yung aming pinaghahandaan at sinasabi sa kanila, no? We also write them a letter to do the same after the successful siphoning operation, no sir. Wala tayong nakita or na-report na any untoward incident on the past 3 weeks na ginagawa po natin itong operasyon. Actually, sana po 2 weeks lang po ito natapos na because of Typhoon Enteng. We ensure maximum safety nitong ating ginagawa. Kaya po ang nangyari ay pansamantalang sinuspindi po natin ito. Itong magiging ano natin, sir, yung kapag ni-remove na natin yung lumubog na MTK or Terra Nova, kakailanganin din po ba natin ito ng parang special equipment? Kasi kung tama po yung pagkakaalala ko, bago tayo nakapag-start ng siphoning, may hinintay pa tayong mga gamit from ibang bansa para masimula natin yung siphoning. Dito po ba kapag iaahon na natin yung wreckage, kailangan din po ba natin ng iba pang gamit? Well, definitely, sir, there are preparations, no? So, dito naman po, since tanggal na po yung contaminants, less na po yung worries natin talaga for the oil spill. But nonetheless, we do not discount the possibility and yung ating concern into the maximum safety operation naman po. Safety in the sense nung pong ating mga salvor, at the same time yung ating mga rescue responders concerned dun sa salvage operation, yun po yung ating pinakakatutupan. Sa mga equipments naman po nakakailanganin, may mga ilang-ilan
na nagamit talaga po na dapat na paghandaan at i-prepare din po natin. Anyway, sir, nandiyan naman po ang ating incident management team na nagpapabilis through our coordination with other local agencies natin dito, ano? At the same time, yung pong pagtutulungan na the whole nation approach na ginagawa po natin, mas napaganda, mas naging maayos ang ating mga gawain dito sa pag-control at hindi na pagkalat nitong oil spill sa Manila Bay. 1 to 2 days na lang pala, sir. So, can you remind us or can you refresh our memory? Gaano katagal ang inabot nitong siphoning, sir? Ilang days total? Technically, ma'am, no, kung hindi po natin, kung hindi po dumaan sa ending, nasa 14 days lang po yan. Okay, pero inabot ngayon ng, dahil nga dumating sa ending? So, nadagdagan 19? Po siya ng 1 week. Almost 1 week po kasi din yung pananalansa ni Bagyong Enteng. Katulong po yung ano, yung hanging habagat. Actually si Enteng lumabas na po ito, kung hindi po ako nagkakamali, sa par natin ay Wednesday or Thursday ng umaga. Mm-hmm. Doon pa lang po pwede na po tayong magpasimula, ngunit ating tiningnan at sinubaybayan yung pong epekto niya, yung paghila niya po sa hanging habagat na naging dahilan kung bakit na-extend yung pong ating suspension ng siphoning operation. So kung matatapos na, sir, ang siphoning by siguro Tuesday, within the week, kaya na po bang masabi na matatanggal na rin yung wreckage, yung Terra Nova? Well, magkakaroon po kami ng coordination meeting tomorrow para po pag-usapan yung actual timeline ng salvage operation. After po nun, makakapagbigay tayo ng pahayag kung ano po yung magiging procedure natin, yung ating mga kagamitan na gagamitin para ma-ensure na ito pong wreckage dito po sa may area ng Bataan ay atin na po matanggal. Oo, kasi sir, may inaabangan din tayong parang sa mapauli ng panahon Sabi ng PAGASA by Thursday or Friday baka mamuuna. So sana hopefully before then matanggal na. Para hindi siguro maudlot na naman. Ano po? Yes, ma'am. No? Yan naman, ma'am, yung target natin, and we also foresee ito pong impending nga na inclement weather condition natin in the area. But also nonetheless, yung pong preparation naman po ay ating pinaghahandaan. Like what we've said sa Philippine Coast Guard, we ensure the safety of all the operation. Nandito na po tayo, ma'am, on the day one. Yan na po yung sinasabi ko sa inyo. At we already in coordination with other local government agencies po natin, no, we've succeeded to contain the oil spill at hindi na po ito lumaki pa. So, ganun din po ang gagawin natin, ma'am, sir, sa operation naman po natin ng salvage. Opo. And then, sir, kung matanggal na yung Terra Nova mismo, meron pa rin yung investigation. Tama po ba? Kung saan yung leak, etc. Definitely, dyan na po tayo papunta. Doon po sa investigation, and especially, eventually, after pong makakuha ng claims ng mga affected localities natin, we will pursue yung ating tinatawag na case or fact-finding po dito sa case po ni Motor Tucker Terra Nova. Opo. How about yung oily waste naman, sir? Paano nga po uli ang proseso? So nakuha nyo na, ano yan, itatapon po ba or may gagawin pang scientific procedure para malinis at pwede pang gamitin pa po ba? Well, ma'am, dyan po sa oily waste, the owner, the salvor, and the treater, yun pong tinatawag natin. So from the platform na nakalagay po si oily waste, no, it will be transported via land. Dito po natin tinatransfer yan sa Orion Dockyard. Papunta po dun sa mga treatment facilities kung saan nakabantay din po yung ating mga Coast Guardians, at ini-ensure na dun po nilalagay mismo yung pong mga oily waste na ito. Tayo po ay nakikipag-ugnayan din sa Department of Environment and Natural Resources through their unit na EMP para po ma-ensure na lahat po ng mga equipments and transport materials and transport vehicles na ginagamit po dito ay nasasaad at naka-accredited po para gawin yung ganitong proseso. And then doon naman po sa oil, kapag nagamit, kapag na-treat, ang sabi naman po sa atin nung treater, ano,
ay magagamit pa rin naman po ito. Okay. Opo. Pero sir, yung dahil na antala tayo ng mga ilang araw dahil sa bagyong Enteng, hindi naman natin nakita na parang kumalat further yung oily waste o contained naman siya doon lang sa loob ng barko? Yes sir, no? Yung less than 200,000 na naiwan sa motor tanker Terra Nova. Actually sir, before po pa mag-landport o before pa po dumating itong si Bagyong Enteng, namumuo pa lang po siya, nagplaplano na po kami how are we going to secure this oily waste dun po kay motor tanker Terra Nova. So may mga preparation po tayong ginawa, lahat po ng mga ginamit ay na-secure natin. Nasara po natin lahat ng valves, na-check po natin lahat ng hot toppings, yung po mga pipelines po for siphoning is already secured. Yung po ating platform, itong si Barge Auriga at yung kanya mga ISO, we also ensured na nakasara po lahat yan. Yung po kanya mga motor tankers, yung motor tanker Helen Marie at Melissa Ray, kung saan po natin, yan po yung mga platform na pinagdala natin. Agaran po natin itong pinadala sa safe area dito po sa Orion Dockyard. Na plano din po natin na kahit po may bagyo, tayo po ay nagkakandak ng oily waste transfer naman po sa lupa para tuloy-tuloy po yung ating treatment ng mga contaminants na ito. At the same time, matanggal po natin sa karagatan itong items na ito. So, very strategic and well-organized po yung ginawa ng ating gobyerno para po ang lahat ng ating mga proseso at mga hakbangin kahit po may mga ganitong mga unfavorable weather conditions sa atin, will not impede our continuous operation. Apo. Sir, kamusta naman din yung operations natin doon sa Jason Bradley naman, tsaka sa Mirola Uno? Yes, sir. Si Jason Bradley po, today po, we will be coordinating sa kanyang salvor para po simula naman po yung pagpapalutang na sa kanya. Naantala din ito na secure na rin naman po siya, no? Nasarahan na rin po yung mga holes nito, na watertight na rin po yung kanyang mga compartments inside. So the next step here is to siphon. We are also looking for at least a week ng water siphoning para po mapalutang itong si Jason Bradley, and then dadalhin na po natin ito sa diving industry shipyard dito po sa may area ng Alas Asin Mariveles, Bataan. Si Mirola Uno naman sir, no, matagal na po, mga 2-3 weeks ago pa po na nahila na po natin yan, napalutang na natin, natakpan na po yung mga butas, na-secure na po natin. This vessel is under the custody of the Philippine Coast Guard. We already filed administrative cases sa may-ari po ng Mirola Uno, no, and we detained the vessel because of these administrative cases, pending other cases from other investigative agency po ng ating bansa. Sir, kumusta naman yung case versus Shogun Ships Company Incorporated? Di ba ito po yung owner ng Terra Nova? Tama po ba? Yes, yes. Doon po sa case niya, no, ma'am, since hindi pa po siya lumulutang at hindi pa po tapos yung siphoning operation natin, we focus muna po dyan. Like po nang sa nangyari kay Mirola, agara naman po natin itong nabigyan or na filean ng ating administrative case. Kaya po, yung pong kanyang na-detain na po agad itong barko sa pangangalaga ng PCG Bataan po natin. So inuna lang po yung paghigop at yung pagpapalutang bago ma-file yung case, tama po ba? Yes, yes, tama po yan. Okay. At the same time, ganun din gagawin natin kay Bradley kapag napalutang na po natin yan, natala sa isang secure place. We will provide the proper investigation sa kanila, adjudication as well, and then file necessary and appropriate cases. Mm-hmm. So hindi ba kaya nasabay yung siphoning nung Bradley at nung Terra Nova? Talagang kailangan magkahiwalay or after na ng Terra Nova itong Bradley? Ma'am, sabay naman po yung operation na ginagawa natin. Magkaiba naman po ang salvor niyan. So, it's just so happened, ma'am, na marami pong pinatch. Kasi ma'am, may mga butas po, may mga portholes po itong si motor tanker Bradley na pumutok po nung nalubog po siya. So ito po yung winelting underwater po yan, mama. Winewelding po natin underwater. And sumabay din po yung sama ng panahon. Kaya 1 week din po silang natigil. So ngayon po, nakipag-ugnayan naman na po tayo sa salvor. Kaya po, papalutangin na rin po siya within the week. Okay. So anong sabi sa atin, sir, ng mga iba pang mga agencies, siguro ng DA o BFAR? Is it safe to say na pwede na ulit mangisda dito sa mga area na ito o lumangoy ang publiko?
in accordance naman po dun sa pronouncement ng Bureau of Fisheries, as far as I know and I remember, sir, no? Yung pong fishing ban, na-lift na po siya matagal na before pa rin po mag-dumaan dito si Bagyong Enteng. Doon naman po sa fishing ban, meron po tayong fishing ban pa rin for 4 kilometers away dito po sa Ground Zero. Yun lang naman po yung naaalala ko na na-issue na fishing ban dito po sa probinsya ng Bataan. The mere fact nga po that we have an effective and efficient containment strategies and operation in the past almost more than a month na nalubog itong si motor tanker Terra Nova. So they are also implementing the same fishing ban na in-implement po nila nitong mga nakaraang weeks, concentrating primarily dun po sa 4 kilometers radius nito pong Ground Zero, dito po sa may Ground Zero. Okay, maraming salamat po, sir, at good luck po sa pagpapatuloy po ng ating mga operasyon dyan sa Bataan. Maraming thank salamat, you, sir. Thank you po, sir, ma'am. Happy Sunday po sa inyong happy lahat. Happy Sunday po, po. Happy Sunday po, yan po si Lieutenant Commander Michael John Encina, ang Incident Commander po ng Bataan Oil Spill Response. Mga kaserbisyo, subscribe na sa Teleradio Serbisyo YouTube channel.